Alright, magandang buhay. Welcome back to our latest discovery, knowledge for all varieties and market values of all certain coins that are hard to find, similar to find, and extremely rare error coins that I usually collect. So now, before we proceed for our main topic, please don't hesitate to subscribe to our YouTube channel, AJKLN TV Official, and click the notification bell so you'll be always updated. All information, details, stories, and present discovery of all circulated coins and demonetized varieties. So now let's start up and tackle down our exclusive topic about 2012 One Peso BSP that has vicious rare variant and have unique errors that can cost up to 13,000 peso mga kois. So mga kois, ito yung unang klase na pang frame mga kois. Meron na itong halaga mga kois. Ayan. Magkakalaga to for collector value ng 15 to 25 peso mga guys. Ayan. Mas mabuti mga guys if brilliant na uncirculated. Yung mga ganitong coins mga guys is meron ng presyo mga guys. Kaya wag nyong linisan yung coins para kumintab ng ganito. Mas mabuti yung normal talaga na condition ng coins mga guys. 15 pesos. Pero definitely marami pa tayong makikita na ganito mga guys. So continue hunting lang tayo mga guys. Kasi circulated pa ang mga coins na to. So make sure na mahanap nyo ay less scratches at wag na wag nyong linisan ang coins. Yan yung iti-take note natin mga coins. Next mga coins ay yung mas mailap pa kaysa 2014 na frosted. So, may mas mailap pa nito mga coins yung 2010 na hard to find talaga mga. Ito yung 2012 na minimin ko sa inyo mga coins na frosted na mas mailap pa sa 2014. Ayan mga coins. Isang die 3 frosted. Yan. Semi hard to find o hard to find na yung mga ganito mga guys. Mabuti if marami kayong mahanap na ganito mga guys. Kasi malalaki yung market value nito mga guys. Yung mga ganitong coins is magkakahalaga ng 300 to 500 mga guys. Depende kung gaano ka shine at in good shape and condition ng coins. Yan mga guys. Ang ganda ng coins ko mga guys. Kung makikita nyo ng personal lahat. Yan mga guys. Up next mga guys is yung RDA mga guys. Hindi mawawala yan sa circulation mga guys. At meron pang iba na dapat nating tuklasin mga guys. Kaya yung ganitong coins is malaki-laki din yung bintahe as for this type mga guys. Yan mga guys. Lagi kong sinasabi sa inyo, magdidepende sa condition at kung anong degree yung rotational error die niya mga guys. So ito mga guys is konti lang na pabaliktad pa counter clockwise. Yung iba kasi is clockwise. Ito is counter. Ayan mga guys. Sa itong rotated die, nagdidepende yan sa condition ng coins mga guys. Ayan. Kung may die 3 kayo mga guys na frosted tapos ganito, mas mahal yan mga guys. Aabot yan ng 6,000 mga guys. So nagdidepende tayo sa ilang degree mga coins. Ang mga ganitong mga coins mga coins na RDA is magkakahalaga lamang ng 1,700 up to 1,900 depende sa errors o merong mga multiple errors mga coins. Ayan. 1,700 to 1,900 mga coins. So ganun katindi yung coins na to mga coins. Lalong-lalo na if makakita kayo ng die 3. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga coins. Die 3. Kaya jackpot kayo mga kois if meron kayong die 3 na rotational error mga kois. Hahabulin ka ng mga collector dahil sa hawak mong coins. Oh, hahabulin tayo mga kois. Kaya keep it up na mas magandang quality yung hinahawakan natin mga kois. Ayan mga kois. At ang last but not the least mga kois is yung 2012 small and thin coins na naging number 1 rare. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga coins. Kasi same lang kalaki ng NGC coin. Ito mga coins. Same lang sila kalaki nito. Tawag ko nito ay 2012 NGC version mga coins. Ito ipapakita ko para masilayan nyo naman mga coins. At mas manipis pa ito mga coins. Ang duda ko nito mga coins, yung error nito is maling planchet yung nalagay yung coins mga coins. Ayan. Walang, hindi yan, actually mga guys, kung
titignan nyo yung groove ng coins, parang may kanal siya mga guys, ayan. Wala akong sinira o nilagay dyan mga guys. Totally, manipis talaga siya na coins. Yan yung rarity niya mga guys. Day 1 to mga guys. Same lang sila kalaki ng NGC. O tinatawag ko tong 2012 NGC version mga guys. Na rare sa circulation mga guys. Ayan, kung makikita natin. Kasing laki lang sila mga guys. At mas manipis yung coins. Parang wrong planchet yung nalagay sa BSP na 2012 mga guys. Ayan mga guys. Yung planchet na nilagyan nito is parang sinauna pa mga guys. Kasi manipis. Yung mga coins natin ngayon, nga generation, new generation coin, ay makakapal na mga guys. So kung ibibase natin siya sa real na BSP, malaki talaga yung tapyas niya mga guys. At kung ibibase natin dito, yung groove niya is hindi magka halintulad mga guys. Kaya isa itong number one na rare na coin na NGC version mga guys. Ayan. Aabot ito mga guys ng price tick nito ay 11 to 14,000. Bira lang itong mangyari sa BSP. For now, isa pa lang yung nakita o na-discover nito mga guys. So, continue hunting pa rin tayo mga guys. Madalas natin magkita ang mga pambihirang coins at nag-iisa lang sa circulation. Ayan mga guys. Kaya palagi tayong maghanap mga guys ng mga panibagong error. Katulad nito mga guys, isa itong bagong tuklas mga guys. Ayan. Walang inayos o pinagawa dyan mga guys. Totally original or original, magbe-base tayo sa original ng makikita natin sa coins mga guys. Ayan. May kanal yung at manipis yung planchet mga guys. So wrong planchet yung mga ganito. Kaya tinawag ko to na NGC version mga guys. Kasing laki lang ng NGC natin mga guys na bagong coin. New generation currency. Ayan. At mas parang doble yung size niya mga guys. Ayan. So mas mabuti na makabisada natin yung coins mga guys. Ayan. Mas makapal yung NGC. Secondary itong rail. Ayan. Ayan mga guys. Magkakahalaga ng 11 up to 14,000 mga guys. Ayan. Yung ganitong coins mga guys. Na maliit. So ayan mga guys. Salamat sa punong-puno at labis na pagsuporta nyo sa channel natin mga guys. Just continue to subscribe mga guys sa ating channel. Don't hesitate mga guys. At mag-like and share na rin mga guys. And comment down sa may mga gustong transaction for any matters mga guys. At visit my FB page at Heritage and AB Coin Collector. Pwede kayong mag-post doon mga guys kung ano yung gusto nyong ibenta. Magbe-base tayo doon kung may kontrata kayo or may mga important matters kayo na itatackle daw mga guys. So ayan mga guys, hanggang sa muli mga guys. Lagi po tayong mag-pray araw at gabi mga guys. At magpasalamat sa Panginoon mga guys. At hanggang sa muli mga guys, hanggang sa susunod na episode. Paalam, thumbs up!